Evening, ito yung ating video nitong wifi vending machine na wireless and ready for centralized. Tapos ito siya, meron siyang bill acceptor, may thermal printer with automatic cutter, LCD at coin slot, tapos yung button. So by the way, hindi natin malagyan ng blinker yung button kapag mayroong bill acceptor kasi naubusan tayo ng interrupt. Lima lang kasing interrupt ng Arduino. So kung lalagyan pa natin siya ng blinker, magagamit na naman tayo ng isa pang interrupt pin. So naubusan na siya. But anyways, kung lalagyan niyo naman ng LED display dito sa side, LED lighting, so I think magiging maganda na talaga yun siya. So yan, naka-power yung ating bill acceptor, ang thermal printer. Okay. So yun yung kanyang power supply, dalawang piraso, nakalabas lang siya. Mamaya ipapakita ko yung likod para makita natin kung, let's say, paano may access yung SD card, di ba? Kukunin mo yung SD card para pagkakuha ng SD card, pwede mong palitan doon yung rate and time, yung mga profile, yung itong naka-display, pwede mo rin yung palitan, di ba? Ang nakalagay ngayon dyan is Ralph Piece Wifi. So, kung anong naka-display dyan, yun din yung lalabas sa resibo ng thermal printer. So, pwede mo rin yung palitan. So, yung setup ng existing Wifi vendo ninyo, kinopya ko na pati yung pangalan ng SSID, tsaka password ng MT. So, yan yung ginamit ko ngayon, QLT. Tapos, same with your Mikrotik router. Ang gamit ko is HexGR3 din. So, ang setup is port 1 sa internet, ASP, port 2 sa computer. Although, hindi required yung sa computer. Then, yung port 3, 4, 5, pwedeng lagyan ng extender. So, anyways, kayong may setup nun, basta ginaya ko lang yung setup nyo. Yan, power supply nya. So, ang maganda dito sa Wi-Fi vendor na to is makikita nyo wala siyang LAN cable, power cable lang. Hindi mo na kailangan ikabit sa Mikrotik. As long as ilagay mo lang to siya dun sa abot ng area, abot ng range ng hotspot mo. Kung ano mang hotspot yung gusto mong lagyan, yung SSID niya. So, subukan natin. So, by the way, kung napapansin nyo, parang may mata siya dito na something like nabubuksan-buksan. So, nilagay ko to siya para sa thermal printer with auto cutter kasi, siyempre, naubusan din siya ng papel. So, pwedeng either buksan mo siya doon sa likod or dito sa harap. So, I think mas maganda sa harap siya para at least kung gusto mong mag-refill na ng papel, di ba, may lock yan siya dyan. Okay, so kung may lock siya dyan, tatanggalin mo lang yun din. Makita mo na siya, pwede mo na siyang buksan. Just press this. I-press mo lang to siya. Pagka-press mo, ma-open yan siya. Then, pwede mo nang kunin yung thermal printer roll sa loob. Pwede natin subukan, no? Although ngayon, may laman pa to siya. Pero anyways, makita mo, no? Pagka-press mo ganyan, mahulog yung papel. Although, kapag, syempre, sa operation, ito na lang yung natitira, no? Yung itim na lang. So, para magbalik din, simple lang, ilalagay mo siya this direction. Okay, gawin natin clear. Ganyang direction, nakababa, nasa baba yung dulo niya. Tapos ipapasok mo lang siya. Siyempre, hilain mo ng konti dun sa kamay lalak. So, subukan ko na kailangan dalawang kamay yun eh. So, ilalagay ko siya ulit. Yun, medyo inabot ako ng 30 seconds. Yun lang, malalaman mo kung okay na siya. Pag hinila mo, sumasama naman. Ito yung problema sa walang automatic cutter. Kapag hinila mo, sumasama siya. So, kapag walang automatic cutter, paglabas ng resibo, syempre hindi, walang pangputol yun, yung ganong klaseng printer. So, pag hinila ng user, or mga barumbado, so, pwede nilang maubos yung thermal paper mo sa loob. So, sayang lang. Pwede nilang hilain lang pataas. Actually, yung tamang gamit, hindi sila yung pataas. Pag ganyan. Pero, yung ibang user kasi baguhan. First time gumamit. Ganyan. So, yun. So, subukan natin. Maglalagay ako ng 5 peso. So, clear ko. 5 peso ko dito ngayon is 30 minutes. Pero, itong rate and time, pwede itong palitan by editing the SD card file doon sa may
loob. So paano buksan 'yon? Madali lang, bubuksan mo lang siya, may lock 'yun doon, tapos kukunin mo yung SD card. Then ilagay sa card reader, ilagay sa computer. So yan, 30 minutes daw yung 5 peso. So since may bill acceptor siya. Okay. By the way, kapag mag-refill, lagyan mo lang sobra-sobra para at least matest mo yung hinihila-hila mo siya. Okay. Sinusubukan kong maglagay ng 20. Kailangan kasi straight yung dulo, especially yung ipapasok na dulo. Yan. So, naglagay tayo ng 20. Yan, naging 25, 2 hours, 55 minutes. So, by the way, mag-accept to siya ng hanggang 200. So, mag-accept siya ng 50, 100, and 200. 500 and 1,000, hindi na. Naipakita ko na to siya nung video nung wala pa siyang casing. So, ito kasi meron na siyang casing. Okay. So, press natin to. And automatically, kahit wireless siya, kukonect siya dun sa MikroTik via AP. Tapos, mag-create siya ng user sa loob ng MikroTik ng Hex GR3. So, press. Yan. So, nakita niya, nag-print siya, tapos nag-cut, tapos nakita niya A16, tapos ZGG. Yan yung user natin. So, napansin niya masyadong mahaba ngayon kasi kaka-refill ko lang. Pero actually, dito lang dapat yan. A16, tapos ZGG. 2 hours, 55 minutes, 25 PHP code. So, kung naubusan ka ng print ng thermal paper, at least meron ka pang LCD na pwedeng pagkopyahan. Parang fail-safe na siya. So, zero, exiting. Balik siya sa start. So, kung nakuha mo na, hindi mo na kailangan yun, just press this button again para bumalik siya sa start. Subukan natin kung na-create itong user. So, masi-check natin yun. Pwede kong subukan mamaya sa cellphone ko. Or dito sa may the user man. Mayroon kasing app na ganito, yung the user man na ginagamit ko. So, A16, ZGG, 2 hours, 55 minutes. So, yan yung na-create niya na bagong user. So, yung mga profile, rate time, ma-edit mo lang yun siya dun sa may SD card sa likod. Subukan natin ulit para makita niya kung gaano kaliit yun lang yung papel na kinakonsume niya. So, try kong maglagay ng 50. 50. Yan, lalabas siya dyan. 50. So, 6 hours 14. Lagay ko yung 100 para isahan na. Wala na akong. So, yung paglagay ng ano, pareho lang sa coin slot. Kung gusto nyo, meron kayong ano, andun lang yung nuts niya sa loob. I mean, bolt niya sa loob. So, yun. Remember, minsan ganun din. Pareho lang sa mga globe or anything. Minsan mapili din yung ano. Sa paminsan-minsan na naman yun. Okay, ang maganda sa BB20 is mataas yung kanyang security sa fakes. At the same time, mataas yung kanyang acceptance rate. 150. 15 hours daw yung 150, no? So, 10 peso per hour. Parang ganun lang din. So, again, pwedeng i-edit ito ha. Gusto mo maglagay ng 150, let's say 7 days na yung 150 mo, okay lang yan doon lang sa SD card. Meron tayong 8 promo rates na pwedeng i-edit doon. Meron akong video na nagtuturo kung paano mag-edit noon, or pwede din contact nyo kami via team viewer or any desk. Edit ko sa inyo yung SD card, depende sa anong gusto nyo. And yun, so press. So, mag-create siya. Tapos mag-print. Yan. So, by the way, dapat nakaganyan ito ha. Kaganyan. Para ay nakalak. Para hindi mo. Kasi pag ma-access ng tao itong ano, printer, baka ano pang gawing kalokohan. So, A17. BGT. Yan. So, 150 code, 15 hours daw. So, example lang yun. Kasi anyways, ma-edit mo lang yung rate and time. Mga promos. Dun sa SD. So, ilalagay ko na rin yung piso para sa huling ano. Ito yung ilalagay ko sa cellphone. So, ilahin lang. A18, AUV. 1 PHP code, 5 minutes. Yan. So, the reason why gumagamit ako ng user and pass and not voucher only, kasi kung gagawin mo yung centralized, mas maganda, although mayroon namang prefix,
Pero ang style kasi ng mga code on demand is code on demand wifi vendo, katulad nito, automatic na talaga siya, is yung Arduino yung mag-create ng user sa MikroTik. So kung voucher type kasi, may chance na magkaroon ng duplicate, especially yung SIM na prefix A18 EUV. So lalagay ko siya dito. Yan. Ay, off ko muna itong wifi namin. So, forget ko muna ito. Then, hanapin ko yung route hotspot.net EX2 extension 2, something like that. Yan. So, ito, ma-edit din ito sa MikroTik lang ito lahat. Yung route base wifi vendor. So, yan. A18 EUV. AUB. Yan. So, just press login and success daw. Okay. So, yan. Maka-wifi na tayo. Pwede nating i-check yung ano. Pwede nating i-check yung speed test. If I'm not mistaken, ang nilagay ko ditong limit sa user profile is 1 Mbps, 1 Mbps. Upload, download. So, yan. So, 10 ms lang. Jitters, 11 ms. So, 1 Mbps upload down. So, syempre dito, yung part na dito is depende na ito sa inyo. Kasi kung 100 Mbps yung internet nyo, so, taas-taasan nyo naman. Gawin yung mga 3 o kaya 2. So, sa akin kasi 25 Mbps usually sa mga vendo ko is pag nag-deploy is only 1 Mbps lang lahat ng central wifi. So, yan. So, kung gusto mong i-check, punta ka lang sa 10.0.0.1 Chrome. Yan. While connected sa Wi-Fi, pwede kang pumunta. Same lang with other, ano, other Wi-Fi vendor. 10.0.0.1 Welcome A18, meron pa daw akong 3 minutes 53 seconds. So, yun. So, I guess that's all. Ito siya. Ah, hindi ko pa nakipita yung pakita yung sa likod. So, syempre, ito yung susi. Kasi may laking nasa likod natin. By the way, bubutasan ko yan mamaya dito ng driller. Or, kasi pangit naman kung dito ko padadaanin yung wires ng power. Yung nga lang, hindi na ako makapag-drill kasi gabi na. Para kasi may magising. So, yan. Mag-drill ako dito ng para sa kahoy, then dito kailalabas yung wiring nya. Yan. So yun yung gamitin kong pang power. So bubuksan natin, check natin kasi dapat dito yan sya, hindi lang nag-drill ng carpenter. So ako na lang mag-drill, may driller man din ako. So yan. So yan, yan sya sa loob. So ito yung SD card. Okay, so dalhin mo mga access kung gusto mo mag-edit yung malangyo. So yung pera, halo-halo na sila dyan. Anyways, kung kukuha ka, mas maganda naman siguro yung hindi mo na kailangan mag-move ng any, ano, yung glue gun, nag-ano pa yung glue gun. Yan. So, kunin mo lang yung mga pera dito. Pag, kung ano man yung income. So, sa laki nito, I think, mga buwanan ka pa bago mag, kasi malaki yan, malaki yung space. Tapos malapad yan siya sa side. Malapad siya pa side. Yan. So, kahit isang buwan mo balikan, I think, hindi pa naman siya mapupuno ng coins. Kasi malapad yan siya. Tapos, madito pa yung taas. So yan. Again, didrill ko yan dito ngayong umaga. Pagkarating ng umaga para hindi tayo makapag-gising ng tao. Tapos, yun yung lalabasan nitong power cords. Okay. So, thank you for watching, and ito yung Easyelectronyx.